Hi mga katols, welcome to my vlog. So meron akong tinutrouble dito mga katols itong 440. So dalawang araw ko nang tinutrouble to kasi ang diferensya nito mga katols ay pag umandar siya mamamatay kasi sira yung ano niya, pit pump. At sa ganun ay di pa rin, mamamatay pa rin kaya pinakalibrate natin yung injection pump niya at yung injector. So kaya lang mga katols, pagkabit ko nito ay wala sa timing yung ano niya, timing mark kasi mausok. Mausok siya. So pakita ko sa inyo mga katols. So ayan mga katols, ang lakas ng usok. So ayan guys, dito guys sa injection pump niya may notch siya dito guys. So may guhit siya dito, liter T at saka liter N. So itong liter T ay nagtuturo sa ano niya, nuts dito. Ayan guys, dyan yan little T is turbo and ang little N is non turbo. So pag turbo yung makina nyo, pag turbo dito nyo ituturo sa little T yung nuts niya, itong may gatla na to. Yan, yan yung may tabingi yan, dyan nyo itututok yung nakaguhit yan dito sa turbo kasi turbo yung makina guys. Pag hindi naman turbo, itong gatla na to dito nyo tutok sa dito nyo tapat sa non turbo. So ito yung injection pump nya guys, 440 Mitsubishi sa Pajero guys. So ayan guys, ikakabit na natin to. So thank you.
So yan guys, natapos na natin kabit yung injection pump niya. So nakabit natin lahat na. So kulang na lang yung ano, yung radiator na lang yung kulang. So hintayin lang natin yung radiator kasi pina-overhaul ng may-ari para para maganda na yung daloy ng tubig. Tapos lang kabit yung injection pump. So yan guys. Tapos nausok siya, so wala siya sa timing, so kaya nagka-litsi-litsi na yung ano, nag-trouble ako dalawang araw na kasi hindi siya ma-timing-timing. Kaya pala hindi ma-timing mga katols, malayo siya sa timing mat niya kasi hindi nasa kanya yung pulley. So pakita ko sa inyo. So kaya pala hindi tumino yung andar niya mga katols kasi ang layo pala sa timing kasi hindi nasa kanya yung pulley. Sinunod ko lang yung timing mat niya, tapos pag-andar, mausok. Sobrang lakas ng usok. So ito na yung timing niya. So sa wakas nakuha ko rin itong araw na to. So dito mga katols sa pulley. So tingnan nyo mga katols ang layo. Yan o. Ang layo sa zero. Yan. So ito yung zero mga katols. Yan ang zero. Tapos ito yung sa pulley niya. Yung may gatla. So tingnan nyo. Hindi ba? Ang layo-layo. Kaya sinong hindi ma-ano dyan? Malilibog. Kaya never give up, never surrender mga katols. So yan, so ito na yung timing niya mga katols, ang layo. So umandal na siya, matino na andal, wala nang usok. So paandalin muli natin yan. Ito ang layo, ito yung zero. Yan, ito yung zero, tapos ito yung gatla. So mahirapan ka talaga mga katols. So sa pool, sa ano niya. So yan, so dito ko na lang kinuna ng timing mark mga katols. Kasi hindi nasa kanya yung crankshaft pulley. So ayan. So ayan guys mga katols, natapos na nating troubleshooting ng 4M40 at sa wakas makapahinga na rin kasi dalawang araw ang troubleshoot nito. So okay na siya mga katols. So tandaan nyo lang mga katols, yung timing niya, timing mark niya ay napaka-sensitive ang timing mark ng 4M40. So ayan, matino ng andar niya at wala nang usok. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel mga katols ay paki-share, like and subscribe naman sa aking channel. So salamat po sa mga nanonood. So ayan, tingnan natin kung may usok pa ba. Katols, wala na. Hindi katulad nung dati pang ang usok. So ayan, okay na siya mga katols. So I hope na magustuhan nyo itong mga tutorial video na ginagawa ko. So ayan. Okay na siya, okay na. So yan mga katols, natapos na rin. So hanggang sa susunod na vlog natin. So bago kayo magtanggal ng injection pump, dapat i-timing nyo, lagyan nyo ng timing mark kasi sensitibo yung timing mark ng 4M40. So yan, hanggang sa susunod na video natin. Bye bye.